Magandang araw po mga kaibigan. Sa video ito ay incubator tip na naman po tayo. Kung pwede po bang ilagay sa incubator or ipapisa yung itlog na mga manok na naglulugon or nagmumolting. So para maintindihan po natin, ano nga po ba yung paglulugon or molting? So ang paglulugon or molting, ito po yung time na naglalagas po ang lumang mga balahibo ng ating mga manok at napapalitan po ng bagong balahibo. So sa panahon po ito, kung napapansin po ninyo, ay yung iba nating mga manok or hindi nga yung iba, yung halos mga manok natin na nakakaranas ng paglulugon ay namumutla po at saka naglalagas po yung mga lumang balahibo nila. Yun po yung pinakaunang sign. And then, hindi po sila malapitan o mahawakan dahil sobrang stress po at masakit po sa pakiramdam nila ang paglulugon. So, kaya huwag po kayong magtataka kung masusungit or nanunuka ang inyong mga manok sa panahon ng paglulugon. So, sa tanong na pwede po ba silang paitlogin or i-breeding, hindi po advisable na i-breeding ang ating mga manok. So, yun po ay hindi po ang sagot. Bakit po hindi? Kasi po, balikan po ninyo yung kasabihan. Ito universal po ito na kasabihan na a molting chicken is a sick chicken. So, sa mga guides naman po natin sa pagpili ng mga i-breeding na manok, nabanggit doon na hindi po pwedeng i-breeding yung mga may sakit na manok. So, ibig sabihin po, ang molting, dahil consider siya na sakit, hindi po pwedeng i-breeding yung manok na nagmumolting. Bakit po? Sa panahon po ng pagmumolting, kailangan ng ating mga manok ay sapat na pahinga at sapat na nutrition. So, ito po kasi yung time na nagre-recover yung kanilang reproductive organs para ma-prepare sa susunod nilang pangingitlog. Or kung ito ay bulkak naman, ay dapat maipahinga upang ma-develop ng buo yung kanilang mga similya na ibibigay sa ating mga inahin. So, ang nangyayari po sa panahon ng pagmumolting, hindi po makapagbibigay ng good quality na similya yung brood cock ninyo, and yung brood hen naman po ay hindi po niya masusupply doon ang kanyang mga sustansyang natatanggap sa kanyang mga itlog dahil gagamitin po niya ang lahat ng sustansyang natatanggap niya unang-una doon po sa binubuo niyang balahibo. So dahil stress po yung ating mga manok at may sakit, so ibig sabihin po sa panahon ng pagmumolting ay hindi po sila makapagbibigay sa inyo ng good quality na mga itlog. Mapapansin po ninyo yung mga itlog na kanilang maibigay ay yung mga deformed or minsan nga po ay malambot po yung shell. Dahil nga po yung nutrients ay hindi po napupunta sa itlog. So kung hindi po good quality yung itlog na ibibigay ng inyong mga manok, ibig sabihin po ay hindi po kayo makakakuha ng good quality na mga sisiw. So ngayon may mga instances na fertile yung itlog ng mga manok na naglulugon or nagmumolting, ngunit sa kalagitnaan ng incubation period po ay namamatay po yung similya sa loob. Kaya huwag po kayong magtataka kung bakit hindi napisa yung inyong mga itlog dahil alam po ninyo na naglulugon ang inyong mga manok. So, meron kasing iba na akala nila ay sira po yung incubator dahil may similya nga po daw. Marunong silang magkandil eh. So, pagtingin nila na may mga similya na namatay, akala nila sira yung incubator. So, hindi nila na-take into consideration na naglulugon pala yung kanila mga manok. So, huwag natin pilitin guys. Kailangan hintayin natin na matapos ang paglulugon ng ating mga manok dahil ito po yung recovery stage nila. Kailangan nila ng sapat na pahinga dahil may sakit nga po sila. So, yun po ang sagot sa inyong mga tanong. Hindi po pwedeng paitlogin yung mga manok na naglulugon dahil kahit ano pa pong food supplement or extra nutrition ang ibigay ninyo sa kanila,
ay unang-una po nilang gagamitin sa recovery at sa pagbuo ng kanilang mga bagong balahibo ang mga binibigay po natin na food supplement sa kanila. So hindi po tayo mabibigyan ng good quality na itlog at hindi rin po tayo makakakuha ng good quality na sisiyo. So, para hindi po tayo magsayang ng oras, hintayin po natin na matapos po nila ang kanilang paglulugon bago natin sila paiitlogin sa case po ng mga inahin at sa case naman po ng brood calf ay bago natin sila i-breeding, kailangan po ay tapos na ang kanilang paglulugon. So, makikita naman ninyo na machong-macho na yung inyong mga broodstag and sobrang ganda na din po ng inyong mga inahin pagtapos na po sila sa paglulugon. So, yun po mga kaibigan. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video natin ito and maraming salamat po sa inyong panonood.